Ang una po natin gagawin, aayusin po natin itong lugar o kalye ng Herbosa para ma-accommodate po natin lahat ng mga legitimong mga stallholders na masinugan po sa loob. Temporary dito sila. Temporary bedding area. Ito muna po. Wala silang babayaran. Masinugan na po sila eh. Hindi na po nila kaya muna magbayad. Sige po. Kaya nga ho, nakikipusap po kami, nakikisunod po kami sa mga stakeholders natin na sumunod po sa mga patakaran at patutupan namin. Kasi para lahat naman po sila makikinabang, hindi naman po kami. Ayaw lang po natin gambalain din ang pang-araw-araw na kabuhayan ng mga nagdadaan din po. Yung agam-agam na mawawala na daw itong market na to. Ay, hindi po totoo yan. Hindi po totoo yan. Ang Pritil Market po, ginagawa na po namin ng paraan. In fact, kahapon po, nagkaroon na po kami ng briefing ng engineering's office, ng ating budget office, ng finance committee po, kung paano po namin agara may babalik ang Pritil Market. Ma'am, kagano po mo tayo na ayuda po sa mga kasinungan? Inaayos po ng MDSW Manila Department of Social Welfare kasi hindi man po tayo, sila po ay stallholder. Hindi po yung regular na ayos ng binibigay natin, hindi naman po nila kailangan yung food boxes natin eh. Yung financial assistance po, inaayos po ng MDSW through the Habitat Assistance Program. Mamagkano kaya yung possible financial assistance na ibibigay? Sa ngayon po kasi nasa 5,000 lang po nakasaad sa batas eh, na pwede namin ibibigay sa bawat stallholder. Yun lang po. Kaya pinag-uusapan pa po namin kung matutong. Kasi yun naman po ang regular na binibigay talaga sa mga nasunog. Ma'am, ilan ang, for the record, ilan yung total affected nitong nasunugan at ano yung pinaka-main cost ng sunog nito, ma'am? Ayon po sa datos na naibigay ko sa amin, around 495 stallholders po ang nasunugan. Hanggang ngayon po ay inaayos pa po. Pinukulit pa po na Manila Fire sa mga pwede possible.